Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Chang Ame from Japan, kabayan Leo. This reading is for you. July, tingnan natin ang 3 months, no? July, August, September 2024. Tingnan natin. Tingnan pa rin natin kung anong pwede pang malaman this July. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Tingnan natin. Kuha lang tayo ng 4. 4 August. Leo in August, please show me. Leo in August. Also, July, ano mo, birthday mo eh, no? Tingnan natin. September, anong pwedeng mangyari? Or pwedeng asahan ni Leo this September 2024? Please show me. Ay, my God. Mukhang may something. This is for September. Leo in September. Wow. Tingnan natin. Leo, this July, yes, there's an open door, no? May darating na open door. There's an opportunity waiting, naghihintay sa'yo, no? Yan, this July, yun talaga ang iyong, nakita rin naman natin yun sa mga reading. Yes, opportunities as waiting for you. There's a mountain, you are on the road to success. Starting this July, eto na, papatayog na ang iyong, ano, yun na nga lang is kung igagrab mo itong door at papasok ka dyan, no? Yung opportunity na yan. The vulture, okay? Depression, anxiety, worry that someone is against you. Yan, daraan ka talagang kasama sa buhay. Daraan ka this July pare na yung may mga tao na hindi ka gusto. Mga tao na gusto kang pabaksakin habang ikaw ay papatungo sa taas, okay? Yan ang magiging distraction mo this July. Yes, control your anger. Yan. Tandaan mo, timpi-timpi lang, no? Kasi, hayaan mo lang sila ang magalit sa'yo, no? Sa nakita ko sa'yo dito. Ano pang pwede ko malaman this, kay Leo, this July? Thank you. Yan, this is a time din na mag-relax-relax ka, intindihin mo at alalahanin mo yung sarili mo. Darating ka talaga sa part ng buhay mo na maraming maingay sa paligid. Maraming blockage or marami kang magiging baka makasagutan mo, ganyan, mga tao na very needy sa mga ginagawa mo. As in ganun, nakasurrounding ka sa tao na maraming sinasabi against sa'yo, no, sa nakikita ko dito. Isipin mo lang yung sarili mo, hayaan mo lang sila, mag-relax sila ka. Minsan, lumabas-labas ka rin, magbigay ka ng time sa sarili mo, baka nasusobra ka na sa loob ng bahay, labas-labas din pag may time. Tsaka kailangan mo rin ng alaga. Alagaan mo yung sarili mo, yung skin mo, be beautiful, and be bold, yan. Kailangan mong maging, itayo mo yung sarili mo, di ba? Kasi you are successful naman talaga. Yeah, may mga darating na maaring may mga maakit or may mga tao rin na ayaw sa'yo, may mga tao rin na magugustuhan ka, no? Sa nakita ko dito. Hindi, yun this July, ano pa dapat niya malaman? Wow, Leo, there's an opportunity talaga na papasok sa'yo. No? Yeah, my God! Yes, Leo, you're now in new path. Yes, this is the beginning of your new journey. Yan, there's an opportunity open, nag-open na sa'yo. At yun na lang, igagrab mo na lang siya. No? You are moving on or move ka na talaga sa abundance, prosperity. Yan, itong opportunity, pag nigrab mo to, marami papasok na pera. Yes, kailangan mo lang din balansehin yung sarili mo, no? Kailangan mo lang din ikontrolin yung sarili mo. Lalo na it comes sa paggastos ng pera, no? Huwag gastos ng gastos. Kung may mga gusto kang start na new project, new business, work, or
ano man yan na ideas, gawin mo raw. No, sa nakita ko, this is the start of your new journey. New energy. Yes. You need to chase. Nandito ka talaga. Chine-chase mo na yung dreams mo. Yan na. As in, hindi ka na mapipigilan. Itong cycle ng buhay mo this July, hindi na mapipigilan. Mm-mm. Yung mga hindi pa namumove, this is a time to start. Sayang ang panahon. No, sa nakita ko sa'yo dito. Let's begin to our older woman. Maybe you are dealing by this July, no? August. Yan, maaring you are dealing with or relationship mo with an older woman, no? Yan, maaring may kumonek sa'yo, maaring nanay mo, tita mo, yan. Or maybe you, no? Sa nakita ko dito. Kung sino man siya. Nakita ko, shield, yan. And you need to defend yourself. Yan, sabi nga dito, di ba? As long as mo lagiging successful ka, mas dumadami ang tao na magiging against at ayaw sa'yo. Kasi gusto ka nilang i-distract patungo sa iyong tagumpay. Kaya kailangan mong i-shield yung sarili mo sa kanila. No, yes, we have the bug. Oh, something important such as new job or a raise. Yes. A bug, this also, increase of a money. No, sa nakita ko dito. Yan, may mga important, maaring may mga important na dapat mong gawin, work, job, finances, mga dapat mong i-focus yung sarili mo. Yan, nakita ko dito, no. And we have the June. Oh my God, anong meron sa June? June is past na, di ba? Or maybe next year? Or last year of June? This year? Or something ganon. Maybe this is June. Siguro, June is nag-start na siguro yung iyong success. Maaring nagkaroon na ng mga unti-unting pagbabago when it comes to your life, no, by June, no, sa nakita ko. Eh, syempre, more on June, kasi June is when you are starting a bloom in your career, no, sa nakita ko dito, sa sarili mo. Kaya, kung nag-start ka by June ng iyong career or pagpupunla, this July, you're starting, napapaangat na yung success sa'yo, diba? Tingnan natin ang iyong Leo in August. Leo in August. Thank you. Wow! There's a success. Yes, makukuha mo na yung iyong inaasam-asam. Siyempre, inaasam-asam sa buhay sa nakikita ko dito. Mag-ingat lang din sa mga pwedeng. Kasi that's a decision kasi. This is also the decision and yes, victory and success. More on success in August. Yan, may mga decision o may mga pangarap na may mga good karma na darating sa iyong buhay. No? Sa nakita ko lang din and mag-ingat lang tayo sa mga temptation. Ano? Sa nakita ko dito. Yan, mukhang may magbabalik. Mukhang may magbabalik na past person sa nakikita ko dito, may kukonek sa'yo. Yes. Maingat ka lang sa mga tao rin na pwedeng mag-attract sa'yo na i-distract ka na lokohin. Yun, pangluloko. No? Ingat ka rin doon sa mga tao na ganyan. Baka maaaring magkaroon ng panluloko when it comes to money, when it comes sa mga transaction, yan. No? The more na ikaw is nagsasucces sa buhay, tandaan mo, the more na mas dadami ang challenge na darating sa buhay mo. No? Kailangan mo ng mag-isip muna before you take it action para walang maging mess. No? Para tuloy-tuloy yung success natin. You need to think muna. No? You need to stop muna. No? And think. You need to see the fact when making a decision sa nakita ko dito. Kailangan yun. No? Tingnan pa natin. Uy, oh, puro success yan, no? Kasi June, you're starting anew. Leo in August. Leo in August. Uy, ang dami naman ito, Leo. Leo in August. Wow! Oh my God! Ay, may babalik.
May babalik talaga. Alagaan mo yung sarili mo, no? Maaring may tao rin na dapat alagaan. Pero sa nakikita ko dito, when it comes to a money, yes, may paglago ako nakikita when it comes to a money. And then, may tao na babalik talaga. May tao na babalik at hihingi ng tawad sa'yo. Expect in August, no? Kung sino man itong tao na to, ikaw na bahala. Pero kung isipin mo muna ng maigi, kung good person ito, kung ito is nanloko sa'yo in the past, wag ka agad oo na oo, kailangan mo muna alamin ang kanyang pakay sa'yo. Okay? Para hindi ka na uli maloko. No? When it comes to money, negosyo, may paglago ako nakita, may mga opportunity na darating at malaking pagbabago mangyari sa'yo. So, nakita ko rin dito na mas more ka pa magbibigay. Yung blessing na nakakamit mo, mas more ka pang magtutulong or magbibigay sa ibang tao. No? Handin yung pagtulong, handin yung generosity. So, nakita ko, may papasok din na pera. Aangat yung pera mo. And by September, gong! Okay, an exciting event. Aba, mukhang anong meron sa ano? Anong meron sa September? At meron mga exciting event na mangyayari. Yes, the Perry Man. Okay, maybe you are dealing or relationship with the blondy and gray or white hair person. Yan. Mukhang may mamimit ka ata. Or may babalik, no? Kung sino man ito, baka boyfriend mo to, tatay mo, kapatid mo, no? Sa nakitok to. Yes, we have the Rose and the May. Anong meron sa May? Yan. The May is the Sakura. Ibig sabihin, in May is a bloom, is starting of a new journey, a new beginning, a new success, opportunity, and kasi this, ayan o, diba, tumutubo yung mga bulaklak. Yeah, and this also, this a rose. The romance is in the air. Mukhang by, ano eh, by September, yung babalik na to, mukhang eto ata yun, ano? Well, kung ano man siya, new person man siya, o past person, no? You need to be careful, no? Leo in September 2024. What do we have? Tandaan mo, ingat-ingat. Leo. By September, yes, makakaramdam ka ng mga hindi mo pa na-experience in life. Maaring mas more on makaramdam ka ng mga may mga spiritual journey, may mga spiritual awakening diyan. Mas magiging active. May mga sixth sense nyo dyan, mga kutob nyo, yung mga ramdam nyo, yan. Mas more siyang magiging active, mas more yung maiintindihan yung mga bagay-bagay. No, mas nyo rin maiintindihan yung kausap nyo. Kahit hindi nyo pa siya nakikita, maaring malalaman muna kung sino siyang tao. No? You need to trust your intuition din yan. Darating ka rin sa mga parte ng buhay mo na maiinis ka or maiirita ka this September. No? Yan, yung iba sa inyo, talaga handun na yung there's a spiritual journey. Yan, mukhang mag-uumpisa na kayo talaga na papasok at more, parang may ancestor, parang guru, ganyan. Maari ikaw is magiging guru or maybe there is a person here na gagabayan ka in your situation. Yan, may mga ganun. Or ikaw ang maggagabay sa mga tao. No, sa nakikita ko dito. May mga pagpapayo ako nakikita na gagawin mo or maybe may tao na magpapayo sa'yo at may gagabay sa'yo. Strategy, yes, more on planning ang mukhang magdadagdagan ang iyong mga gagawin this September. Maraming pagpaplano and then maraming mga prediction. Yan, may magkakaroon ng mga mababasa mo na talaga. More on successful ka, no? When it comes to your spiritual journey, mas more magiging active siya by September.
sa nakikita ko sa inyo dito. Yes, by September, more active ang iyong mga sixth sense, third eye, spiritual awakening, and yun, ang nakita ko. No? Tingnan pa natin. Kumbaga, yung sa iba naman dito, mas more pa kayo magpaplano with it sa September. More on planning, more on vision, yun. Maraming mangyayari, no? Leo in September. Thank you. The devil, the emperor, oy ingat, ingat, ingat. May tao ako na nakikita dito na maaring may mag-control sa iyo, Leo. Sabi ko sa inyo, tandaan nyo, huwag na kayong bumalik sa nakaraan, ha? Okay? Huwag na kayong bumalik sa nakaraan na kukontrolin kayo ng isang tao. No? Nakikita ko rin dito na maraming distraction na magaganap this September. As soon as patatayog ka, no? Tamo dito. Patatayog ka eh. September, marami kang challenge na makakamtan. Maraming challenge na darating sa buhay mo. Mag-ingat ka. Pero nakikita ko to, mas more magiging active yung kaalaman mo. No? Magkakaroon ng clarity with this come to yourself. You need to control yourself. Huwag kang papakontrol sa ibang tao. No? Maraming mga toxic person, toxic energy, more ang nakikita ko na magdi-distract sa'yo. No? Yun ang pag-iingatan mo palagi. Kailangan palagi ka talaga may strategy. Kailangan palaging may plano. Palaging may plan A, B, C, D. Pinaka-good. Pinaka-the best. No? Tandaan mo, you need to be alert. No? Huwag kang masyadong papakontrol sa iba. Ikaw, you need to control yourself. You are the authority of yourself. Nasa sa'yo ang mga rules, nasa sa'yo lahat dapat ng mga desisyon. Pagpapasya, you are the leader. No? Yan, yung iba dito talaga, yan nga, you'll become a leader or maybe magpaplano ka ng magtayo ng sarili mong business, ganyan, or may mga plano na talaga or mga rules na gagampanan. Pero talagang ingat lang din talaga sa mga plano. No? May, dapat be sure talaga na may mga plan A, A, B, C, D, no? Yun lang ang nakikita ko sa'yo. Arigato, namaste, God bless.